Mga kapamilya, ikalawang araw na ngayon ang ng burol ni dating Pangulong Fidel V. Ramos sa Heritage Park sa Taguig na binuksan naman sa mga miyembro ng diplomatic corps, business community, civil society organizations at iba pa mga opisyal ng gobyerno. Mamayang hapon ay bubuksan ang burol para sa mga local at foreign media na nag-cover noon sa dating Pangulo. Samantala, nag-ensayo na ang mga uniformed personnel na magsisilbing honor guards para sa state funeral ni dating Pangulong Ramos sa August 9. Yan ang Headline Pilipinas ni Sherry Ann Torres live mula sa Heritage Park sa Taguig. Yes, Tony, magandang hapon. Naghahanda na nga itong isang brigada na uniform personnel mula sa Philippine Navy, Philippine Air Force, at Philippine Army, gayon din yung Philippine National Police na magsisilbi naman bilang honor guards sa magaganap na internment o paghahatid sa huling antungan sa abo ni dating Pangulo Fidel Ramos sa Martes, August 9. Bawat detalye, Tony, sa State Funeral Service ay pinaplansya mula sa pagdadala ng kabaong na paglalagyan ng urn ng dating Pangulo, paglalakad patukong sasakyan hanggang sa marcha papunta sa libingan ng mga bayani. Ayon kay Army Spokesperson Colonel Cerces Trinidad, ang tanging gusto ng pamilya ni FBR ay isang simple at mapayapang paglilibing sa dating Pangulo. Tanging ang pamilya lamang ni FBR ang papayagang sumunod sa pag-alis ng karong pagsasakyan sa kanya at ang mga gustong dumalo sa paglilibing ay diretso na maghihintay sa libingan ng mga bayani. Samantala, tuloy din ang pagdating dito sa burol ng mga miyembro ng diplomatic corps, business community at civil society organizations. Kabilang sa maagang bumisita sa burol, sina U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson, Taiwanese Representative to the Philippines Michael Pei Yung Su, at Chinese Ambassador Wang Silian, pero hindi sila nagbigay ng anumang pahayag. Dumating din dito sina dating Senador Ramon Magsaysay Jr., dating Tourism Secretary Berna Romulo Puyat at Senador Risa Entiveros, at narito ang ilan sa sinabi na mambabatas tungkol kay FBR. Nagpupugay ako sa maraming positibong iniwang pamana ni dating Presidente FBR sa ating lipunan, lalong-lalo na po yung pagkakataong magbuo ang civil society noon ng social reform agenda at lumahok kasama ng pamahalaan sa Social Reform Council. Yung isang lagi kong maalala sa kanya na lahat po kaming nagtatrabaho sa gobyerno hanggang ngayon ay dapat isabuhay din. Yung kanilang insistence on CSW, complete staff work, na dapat pagdating namin sa trabaho, kami po'y handa, kumpleto ang lahat ng pangangailangan para aming maganap ang aming tungkulin. At kasama ng aking mga panalangin para sa kanilang kaluluwa at mahigpit na yakap sa kanyang pamilyang nagluluksa sa ngayon. Tuming hanggang 2:30 lang papayagan yung pagdalaw dito ng mga government officials at iba pang mga nakalinya ngayon. At susundan nga ito, gaya ng sinabi mo, yung pagdalaw ng mga nag-cover kay FBR bilang isang soldado, cabinet member, pangulo at isang simpleng citizen eddie. Samantala, bukas naman matapos yung kanyang, matapos magbigay ng espasyo para dun sa mga kapwa, militar at veterano nitong si FBR, ang publiko naman ang pagbibigyan na sumilip sa dati sa remains no ng dating pangulo, at ito ay mangyayari mula Linggo hanggang Lunes. Tony? Oo, at siyempre mamaya inaasahan natin yung mga dati at kasalukuyang miyembro ng Malacañang Press Corps at pati na rin yung Defense Press Corps ay makakadalaw para magbigay ng kanilang huling pagpugay diyan. Oo, Tony, tama ka. Mula Defense Press Corps, Malacañang Press Corps at maging sa FOCAP na madalas din na harapin noon ni dating Pangulo FBR para sa kanya mga gustong pahayag sa badlang. Tony. Alright. Thank you. Thank you so much, Che.